Okay, magandang tanghali po mga kalingap, mga ate, mga kuya, mga ka-OFW. Pang day 10 po natin ngayon, nandito po ulit ako sa ospital at magdadala po tayo ng pagkain, tinapay at saka kanin na ulam. Ayan po, may tubig naman sila doon, yan may palaman. So ayan po, kumustahin natin dahil ngayon po ay ooperahin na si Tatay Alexander. Tingnan natin kung natapos na po yung procedure. Yan, update po kayo. Yan, samahan niyo po ako, mga kalingap, mga ate, mga kuya, mga ka-OFW. Yan, maraming salamat po sa lahat na sumusuporta po sa aking mga vlogs. Yung mga video po natin para kay Tatay Alexander, yung update. Okay, huwag po kayo magsawang sumuporta. Yan, nandito lang po si Kuya May. Okay, mga kalingap, mga ka-OFW, mga ate, mga kuya. Yan, nandito po tayo ngayon sa laboratory. Nangailangan naman po ng dugo. So, bibili po tayo ng dugo. Dalawang dugo ang kailangan. So, 1,800 po ang bawat isa. So, bibili po tayo ng dugo. Mababawas po ito dun sa meron akong pondo na hawak ngayon. Yan. Okay po mga kalingap. Yan, naghihintay po ako ng resulta kung may makukuha tayo ng dugo dito. Yan. Kasama pa rin natin si Kuning. Yan. Sinalubong niya ako sa baba. Nagulat ako. Bigla akong may welcome. Yung pala, i-welcome niya ako doon. Bibili ako ng dugo. So, yan po mga kalingap, mga ate, mga kuya, mga ka-OFW. Malinaw po yan. Bibili po ng dugo. Yan, bibili ng dugo. Okay. Okay mga kalingap, ayan po, nandito na tayo sa kwarto ngayon. So, na-areglo ko na po yung dugo. Nakabili po tayo ng dalawang bag. So, okay na po. Yan, 1.8 ang isa. So, bali 3.6 po yung 3.6 po yung dugo na binili natin kanina. So, yan po si Ining. Yan, medyo masama din po yung pakiramdam niya. Yun nga po ang sabi niya sa akin, hindi siya mapagkatulog dahil nga po doon sa amoy, hindi rin siya makakain. Kaya sabi ko nga, pagkakakain ka, lumabas ka na lang. Huwag ka dyan sa mismo sa loob. Baka maski naman sino ka ako siguro, kung maaamoy yun, ay ganun din na mararamdaman kagaya sa iyo. Kaya sabi ko, pasensya ka muna. Eh ngayon, baka dumating dito yung isa niyang anak at magpapalit muna sila, magpapahinga siya ng mga 3 araw dahil masama din po yung kanyang pakiramdam. Hindi siya napagkakatulog dito. Nahihirapan siya matulog. And, kaya sabi ko, sige, total may papalit naman sa iyo. I-orient ko na lang yung kapatid mo na papalit sa iyo. So, yun po, hinihintay po namin ngayon. At si Tatay Alexander po ay nasa operating room na. Ayan, nangailangan nga ng dugo. So, na-provide na natin. Yan, meron na din silang pagkain. Yan, bumili na po tayo at saka tinapay pang merienda para hindi sila magutom. So, ayan eh, kawawa naman ito si Ineng dahil ito ay 4 months na pregnant po ito. Hindi pala siya pwedeng uminom ng gamot. Ayan. So, ayan po. Ayan. Sana dumating na yung kapatid niya. Okay. So, ayan po guys. No, napakainit po dito. Tapos ang bintana ay yung isang piraso na maliit lang. Kaya kailangan laging bukas yung CR. Ayan. Saan ka na? Sa baba? Asan ka na baga? Sabihin mo, hanapin niya yung room 3017. Sabihin mo, hanapin niya yung room 3017. Magtanong siya. Ay, ang na lang daw po sa baba. Bakit? May marami ba siyang bit-bit? Alam, tumaas ka na lang. Akin na. Hello. Magtanong ka sa information. Sabihin mo 3017, room 3017, ituturo sa iyo kung saan. Room ano po, room? 3017, third floor. 3017. Oh. Third floor 3 eh, di ba? Oh.
Third floor. Salamat po. Okay. Ayun. Neng. Ayan po, papunta na po dito yung isa niyang kapatid na magbabantay. Nakamotor eh. Ayan. So, ayun po, bibigyan natin ng instruction bago tayo umalis. Ayan, bago tayo umalis. At ako din po, masama din po yung pakiramdam ko. Kanina umaga, masakit na masakit yung ulo ko. Kaya tinanghali na rin po ako nagpunta rito. Ayan, uminom lang muna ako ng gamot para maibsan yung sakit ng ulo ko. Ayan, yun po, mga bandang 11. Tumulak na po ako papunta rito. So, sobrang init sa labas. Kaya, isa po rin yun sa cause na para sumakit yung ulo. Ayan, kaya, taste-taste lang, tsaga-tsaga lang, makakaraos din po. Ayan, maraming salamat po sa mga sumuporta po kay Tate Alexander, si Ma'am Maida Wang, yan si Ma'am Bell, yung pong nagpadala ng saklay, yan, ayun po yung saklay, oh. Yan, si Ma'am Bell, tapos si Ma'am Dali Ganyo TV, yan, sa nagpa-GCAS, si Ma'am Gales, at sa iba pa pong mga nagpa-GCAS na taga Hong Kong, yan, maraming salamat po, yan na po yung pinanggagastos namin. Yan, ngayon po, yung sa pondo ko, yung sa cash on hand ko, kumuha po tayo ng 3-6 para pambili ng gamot. At ayun po, kay Ma'am Marilyn Kimura. Yan, shout out po kay Ma'am Marilyn Kimura. Maraming salamat po sa tulong kay Tita Marieta Ocampo at kay Tito Kiko Ocampo. Yan, maraming salamat po sa inyong suporta. Yan, kay Madam Pittsburgh. Yan, Madam Pittsburgh, thank you po. At sa lahat pa po ng mga gustong sumuporta, yan, tuloy-tuloy lang po tayo. Yan, hanggang hindi po tayo nakakaalis ng ospital, hanggang hindi po siya nakakauwi ng kanyang bahay. Yan, hindi lang po hanggang dito sa ospital, meron pa po siyang curing period. Yan, dito pa rin po siya sa diet. So, ayan po, samahan niyo po ako sa ating laban para kay Tatay Alexander. Yan, pagtulong-tulungan po natin. Okay, so, ayun po, balikan ko po kayo. Ayun po, so ngayon po, si Ining po ay kakain po muna dahil hindi pa siya nakain. Kain muna po kayo. Yan yung dinala natin pagkain sa kanya. Yan, masama po yung pakiramdam niya dahil alam ko kaya nagkasakit ito dahil sa kulang sa tulog. At saka hindi makakain ng gusto. So, ngayon ay... Yan, sa amoy kasi daw po, yan. Talaga naman po, nakakasulasok naman po yung amoy. Talagang nagtitiis lang po itong si Ineng, yung kanyang anak. Ayan. So, ayan po, pagdating ng isa niyang anak, titignan natin, bibigyan natin ng orientation kung ano yung mga dapat niyang gawin. Ayan. Baka mamaya mag-away sila mag-ama rito. Sakit na naman sa ulo po. Ayan. So, antay-antay lang po tayo. Antay-antay lang. Wala pa po si Tatay Alexander. Okay, mga kalingap, ayan, ito na po yung ano, yung pang-ilang ka sa mga anak? Ano po, tatlo po, paano tatlo sa panganay? Tatlo sa panganay, pangatlong panganay. Ito po yung ano, siya po yung, kung natatandaan nyo, siya po yung nagdala nung naputol na binti ni Tatay Alexander at dinala doon sa kanilang bahay para ilibing. So, siya po yun. So, ngayon, ito na po siya, siya po yung papalit kay Ining. Yan, dahil si Ining po ay masama ang pakiramdam din dahil nga wala siyang eksaktong tulog, walang eksaktong kain dahil nga hindi siya makakain dahil nga doon sa amoy. So, siya po ay magpapahinga muna ng mga ilang araw at pagkatapos ay babalik din naman po siya at papalitan niya rin itong kapatid. Yan, bali magpapalitan silang dalawa. So, yan po mga kalingap, kasi nagdadalang tao po kaya... kailangan na makapagpahinga po siya 4 months ano yung tiyan niya, so kawawa naman. Okay, tsaka yung agong niya ay may sakit din. So, ito naman po, siya naman po, anong pangalan? Si RJ po, Palmero. RJ Palmero. Yan. Siya po yung pangatlong panganay sa mga anak ni Tatay Alexander. Yan, totoo nga po pala na talagang pagkalalaki ng mga katawan nito ay. Ayan. So, nagkakabudya rin. Siya po sa Bitan.
Oh, nagkakabot. So namamasukan siya bilang magkakabot po sa isang financier, tama? Oh. Okay, yan na may tanong lang ako. Yan na bakit nung mga nakaraang linggo ay parang wala ni isa sa inyo na gusto magbantay sa tatay mo? Eh, siya po yun nung ano po, nung pagkuha ko po nung paa ni Papa, eh gabi na rin baga po kami nakauwi. Dinala ko pa po yung sagumaos, eh, pinababaon po nung doktor dun sa tabing bahay. Eh, aksiding din naman pong pag-atras ko po, inapakuha po. Eh, lalim po ng baon, siguro sa pulga na kalahati. Napakuha? Saan ka napako? Ito po. Saan nilinggo po ako, hindi pinalakad niyan. Kinukulit nga po ako nila pa pang magbantay. Eh, yung so, gawin ayun po yung may parang may butas na yun. Ayun po yung napako lalim, sa kanya. Lalim po yan. Lagi po nang maganyan. Eh. So, nagpa-antay rabies ka? Hindi po, ano, anti-tetanus. Anti-tetanus? Anti-tetanus po. So, okay naman, well, hindi ka na nilalagnat. Eh, hindi na po. Tapos, hindi ka naman naglalaway. Hindi na po. Okay. De, sinisigurado lang natin. Para. Inobliga nga po ako magbantay. Eh, hindi ko nga po maibang yung paa ko at magumaga po yung sakit. So, buti, kaya, buti ngayon, ano, naka... Siya na po, pero hindi ba po, as in, mai... Lapat na gusto. O siyempre, yung loob niyan, sariwa pa yan. So, ikaw na mismo yung nag-volunteer o napilitan ka lang? Hindi po. Talagang, ano naman, talagang obligasyon. Obligasyon na magbantay. At wala naman po, daming anak. Ilan-ilan lang naman po ang nagtutulungan. Wala naman, di na po pwedeng obligahin yung mga iba at yung mga pamilya din, ang daming anak. Kaya kung nga po ay may pagkatasim pa, ay naobligan at wala naman po mapantay kay Papa. O, dahil kawawa naman si Papa nyo dahil imagine ninyo eh. Yung nga pong ibang tao nakakatulong, yung pong mga anak, mga sariling habig, yung makatulong. Ayan, ang magandang sagot mo dyan. Yung ibang tao nga nagmamalasakit. Nagmamalasakit pong tumulong, tapos yung malukod mga anak. Parang hirap-hirap baga pong tumulong kay Papa. Oo, tama. Eh, wala nga pong magagawa. Ay, panganay ako ay sa tatlong pangatlong asawa ni Mama. Ano, obligado rin ito. So... Ayun, responsibilidad yan. Okay. Hindi obligasyon, it's a responsibility. Niya sabi, alam ko rin hindi makatiwiran yung may pagkatasin eh. Wala rin na po ay isang linggo ako nagkatrabaho. At saka hindi, sabi mo di ba, bibisita ka sana dito. Siya nga po, mapunta nga po sana ako dito. Ay, hirap nga po talagang ilapat yung talampakan ko. Dahil napa ako. Maga nga po. Isang linggo nga po itong hindi pinalapad. Tapos pinapatakang ko ito dun sa tiyahin ko ng anong nagkukulong langis. Doon na po naginaw yung maga. So yun po yung ano, mga kalingap, ano, mga ate, mga kuya. Yan po yung dahilan kung bakit hindi nakabantay agad si RJ. Dahil nung una, di ba, nakwento yata sa iyo na nagkasagutan sila nung bayo mo? Opo, di po siguro magkasundo. Gawa ng iba rin si Papa ay mainipin. Uh-oh. Ayaw po nung siguro yung bantay niya pala Eslayas, kaya siguro nakit ang ulo. O, ba't alam mo? Eh, nung nandito baga po ako, sige rin ang labas eh. Ewan po naman kung bakit nagpaparalabas. Tapos nakit rin sa akin ang Papa. Alam mo pala na paralabas din talaga yon. So, ayun eh. Ayun nga, bigla siyang umalis, iniwan niya nga kami dito. Yun lang nga po. Tapos, sabi, pinaya daw siya, yun lang magagawa. At yung binabantay niya. Pasin siya, dapat din na siya nagpaparasa. So, yan na. Maraming salamat sa iyo. At, yan na. Ikaw ay naging responsabling anak. Kaya pala hindi ka nakapunta nung mga una. Dahil nadisigrasya ka, napako ka. Yan na. Talaga nga naman yan. Nakita naman po natin, mga kalingap. Ayan. Yung pagkakapako niya, eh, sariwa pa po yung loob niyan. Bawal basain. Ito ako yung pinapatakan ko ng nagkukulong mantika. Oo. Kaya siguro tatlong araw itong dito. Hindi ka naman talaga naglalaway? Hindi po. Oh, hindi okay. Naman po aso ang nakadescribe. Ah, hindi ba aso? Pako pala. Oh, tetano pala yun, tetano. Oo. Ayun. So, ayun mga kalingap. Ano? Ngayon po hapon, si Ining po, siya naman po ay uuwi ngayon. Para makapagpahinga muna. Dahil nga, ayun, tingnan niya, nagkakating ko na. Amoy thunders na po kami dito. Ayan, nagkakating ko. Sakit po sa ulo. Ayan, nakakain na siya. So, pakainin mo si ano? Pakainin mo si... Nakakain po. Marami kang kakainin dyan. Ako po. Ayan, so... Buti nga po ngayon at nakakain na. So... Ayan, nakakain ka kasi presko pa eh. Wala.
Diyan daw din naliligoan. Sino? Paligoan naman pala. Ayan, ayan. Ayan, paligoan. Hindi ka naliligo siguro eh. Ba't di ka kasi naliligo? Maligo ka kasi. Naligo ba kahapon-hapon? Ay, masama nga po talaga ang pakiramdam. Dalayin mo na. Talagang masama talaga. At nilaban naman na ni Bunso, yung mga damit ni Papa, kumot na lang nilalaban. Ayan po sila magkapatid, mga kalinga. Magkamukha ba sila? Pagbababa ko dyan sa ano, kanina nabigla siguro, kanina pinabilang diaper nung ano, nung nurse. Diaper ni Papa. Kala ko yung ako yung nag-google yung nakahawak na ako doon sa nahilo na ako. Ay, pag-akyat ko nga dito. Hindi ka na kain eh, parang hindi ka may hilo. Hindi kasi, hindi siya para kain. Hindi nga kaya. Pag-akyat ko dito, siguro napansin ako dyan ni Papa, nag-garayo na nga ako sa mga sama-sama dahil ang pakiramdam ko. Lumilo na ako. Sasakit ko ganito po. Oo, then, saka nagbubuntis din. Kaya sa'yo. Pero kailangan bumalik ka. Ayun po. Eh kasi pag ano eh, tayong lalakad nung ano. Oo, opo. Ano po yan? Nag-usap na rin naman po kami na ni Papa. Nang araw na kanya, ay sabi ko, balik ako. Kasi mas alam mo yung gagawin na natin, di ba? So, siguro habang wala tayo, siguro isa sa inyo nandirito naman. Alam niyo ba, napakasarap sa pakiramdam ng magulang. Yung kahit na hindi naman kayo magbantay, sumilip lang kayo. Takot talaga po nun, gusto sa harapong ko, hindi man maka... Nagkataon nga na, hindi, mahirap talaga yun, talampakan yan. Kung ito po ay hindi napako, hindi nakakapasa ng trabaho, pagbalik-balik ako dito. Oo, tama. Eh, wala naman, disgrasya pa nito. So, yan po yung reason ni RJ kung bakit hindi siya nakakapunta dito. Hindi na nakatrabaho, yung business may pang-budget na. Oo, ayun. So, nalaman na natin yung kanyang rason kung bakit hindi siya nakapunta. So ngayon naman po si Ining naman po ay ang uuwi. Yan na ihahatid natin diyan sa labasan. Yan na para makapagpahinga rin po siya at talagang panainampahid ng katingko. Yan. Okay. So yun po mga kalingap, no, ang laging sinasabi ni Kuya Mail, ang gumagawa ng mabuti sa kapwa ay pinagpapala. Mabuhay po kayong lahat hanggang gusto ninyo. Ang naayon sa kalooban ng Panginoon, tanggalin natin sa ating puso't isipan ang galit, inggit. Bagkus, palitan natin ito ng pagkakaisa, pag-unawaan at pagmamahalan. Yan, maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta sa amin, sa lahat po ng mga tumutulong kay Tatay Alexander, sa mga nagpapajikas po, maraming salamat po. At I love you 3 times a day. Bye-bye! Kuya Mel, makakaasa ka, makakasiguro ka sa pagtulong sa mga kapwa, pagtulong sa mga kababayan, at hindi kayo hahayaan at hindi kayo pababayaan, kasangga at inyong kaagapay. Kuya Mel, Kuya Mel.